Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita ang mga banal na anghel na tagatanod, ang ating mga guardian angels. Ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayong umagang ito. Ganun din, special na panalangin para sa kaparian ng buong Archdiocese ng Lipa, na magre-retreat, masimula po ng retreat ay ngayong araw na ito. Kaya ipagdasal niyo po kami mga pari sa aming gagawing retreat na ito. Nawa ay magdulot ito sa amin ng muning panibagong paglalim ng aming relasyon sa pagkipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. At upang tayo maging marapat, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya'y
sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreyo, Heteyo, Pereseyo, Kananeyo, Habeyo, at Heboseyo, at sila'y lilipulin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Siya'y naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kaniyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawain, bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako, ikaw maparoon, tiyak, iingatan. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, purihin ang lahat niya, mga anghel na tapat at masunod. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga paghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.
Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon nga po ay ating ginugunita ang mga anghel na tagatanod, ang ating guardian angel. Marahil hindi sa panahon ngayon, maraming tao na hindi ganun kalalim ang pagdidebosyon sa mga anghel. Pero tingnan natin ang mga pagbasa ngayon. Sabi ng Diyos, ito ang sinabi ng Panginoon, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong pagalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Ang anghel ang ating guide, no? Yan ang nag-guide sa ating pagalakbay sa mundong ito, yan ang ating guide. Ang problema nga lamang sa atin, tayo hirap makinig sa boses ng mga spiritual beings. No, yung mga anghel. Ang problema sa atin, tayo talagang hirap maunawaan ang mensahe ng Diyos na ipinararating sa atin sa pamamagitan ng mga anghel. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang anghel. Meron tayong tagatanod. At tingnan ninyo ang sabi ni Jesus, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ibig sabihin, ang ating mga anghel lagi yang nasa harapan ng Diyos. Nagre-report sa Diyos ng ating ginagawa. At yan ang ating guide, ano ang ating mga anghel. At tayo, pag tayo nakinig sa kanila, tayo dadalhin yan sa tama. Yun nga lamang, talagang ang hirap pag ang tao hindi nagdadasal, kapag ang tao hindi nagninilay, at kapag ang tao ay hindi katulad ng isang bata na hindi pure, na hindi malinis, at pag ang kanyang puso ay madumi, masama, hindi mo may enjoy ang presensya ng mga anghel. Sapagkat hindi mo sila gugustuhin kapag masama ang iyong nasa sa loob. Hindi mo gugustuhin na may anghel kang gabay kapag ka ikaw ay masama, pag ang puso mo'y masama. No? Kukontrahin ka niyan, no? Kaya ikaw, sa iyong buhay, talagang mag-i-struggle ka ng lubos. No? Kaya, kung gusto mong makinig sa mga anghel, ang sabi ni Jesus, ano, gumaya kayo sa bata. Linisin ninyo ang inyong puso. Tandaan ninyo natin, nung tayo bata, tayo'y nalinis. Malinis na malinis, wala tayong bahid dungis ng anumang kasalanan. Inalis ng binyag. Pero habang tayo lumalaki, nagkakaisip, ano, alam natin ang tama at mali, at kalimitan, ang ating napipili lagi sa ating buhay ay kasalanan at mali, yun ang nagpapadumi sa atin. Samantalang tayo nilinis ng Diyos, no? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, para tayo sa panahon ngayon, para tayo ma-guide sa ating pagalakbay at maging tamang-tama ang ating pupuntahan at maging ang dulong hantungan natin ay ang Diyos, dadalhin tayo sa Diyos ng mga anghel. Araw-araw, ang gusto ng mga anghel, tayo sa Diyos pumunta. Araw-araw. Pero pag ikaw ay hindi nga malinis ang iyong puso, may hirapan ka. Padalwa, yung ingatan na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito.
hindi lamang ang binabanggit dito ni Jesus, hindi lamang yung mga bata, kundi yung mga taong ang turing ay mababa ang dignidad. Mga maliliit din yan, no? Yung mga mahihirap, yung mga ang turing ng sambayanan ng mundo'y mga maliliit lamang. Sabi ni Jesus, huwag nyo silang hahamakin sapagkat ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng Diyos. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, ngayong tayo nagdiriwang ng kapiyastahan ng ating mga anghel na tagabantay, na ating anghel na mga tagatanod, nawa, una, malinis natin ang ating puso, ang ating kalooban na maging katulad tayo ng kalooban ng isang batang malinis na malinis. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagkatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan.
lingkod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sa amin at huwag mo
salamat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang
sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Labas niyo ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Narito kami. Awit-awit na Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay hangad. Ihatid mo kami sa langit, sa Ama.